Ang katotohanan, marami sa mga hindi Muslim ang nag-aakala na ang mga Muslim ay hindi na naniniwala kay Jesus Christ. Ang katunayan, mga mahal na tagapakinig, ang isang nagsasabing Muslim, hindi siya tunay o totoong Muslim hanggat hindi niya susundin, mahalin at igalang si Hesukristo bilang isa sa dakilang sugo o propeta ng Allah o ng Panginoong Diyos. Ang mga Muslim naniniwala na si Hesukristo gumawa ng maraming mga himala o mga milagro katulad ng binuhay niya ang patay, pinakita ang mata ng mga bulag, pinalakad ang mga pilay, pinagaling ang mga may kitong at marami pang ibang himala. Subalit ang lahat ng himala o milagrong yaon, hindi ni Jesus Christ ginawa sa sariling kanya kundi nagawa niya ito sa pahintulot lamang ng Diyos o ng Allah na nagsugo sa kanya, dahil maging si Kristo ang sabi niya, ang lahat ng ginagawa kong ito hindi sa ganang akin, bagkus nagmula lamang sa Diyos na nagsugo sa akin. So crystal clear na nagampanan ni Hesukristo ang lahat ng kapangyarihan hindi sa sariling kanya kundi sa pahintulot lamang ng Allah o ng Diyos na nagsugo sa kanya. At ang mga Muslim, mga mahal na tagapakinig, naniniwala rin naman na si Hesukristo isinilang na walang tatay o ama. Subalit hindi nangangahulugan na kung walang ama si Jesus Christ ay tatawagin nating anak ng Diyos. Dapat natin malaman lahat na ang Panginoong Diyos na siyang lumikha sa ating lahat, siya ang lumikha ng buong sanlibutan, siya ang lumikha ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita. Sa kanyang kadakilaan at kapangyarihan, linikha niya ang sangkatauhan sa iba't ibang way o pamamaraan. Ang unang tao na linikha ng Diyos, walang magulang na pinagmulan, si Adan, walang nanay at tatay. Pangalawa, lumikha ang Diyos ng tao na galing sa lalaki, walang babaeng pinagmulan, at ito ay si Eva, hinugot sa tadyang ni Adan, walang nanay. At pangatlo, lumikha ang ala ng tao galing sa nanay at tatay, nagsiping si Adan at si Eva. Nagkaroon sila ng maraming mga anak, kalalakihan at kababaihan. And finally, lumikha ang ala o ang Diyos ng tao na galing sa babae, walang lalaking pinagmulan, at ito ay si Jesus Christ na galing kay Virgin Mary. Kaya sa mga Muslim, we are always addressing Mary as Virgin, dahil ang katotohanan, walang sinumang lalaki na nakagalaw kay Virgin Maria. So si Hesukristo ang katotohanan, hindi siya namatay, hindi siya ipinako sa cross. But the truth of the matter, si Jesus Christ, peace be upon him, hanggang sa kasalukuyan siya ay nabubuhay. Dahil noong kanyang panahon, tinutugis siya ng mga Hudyo, gusto siyang patayin. Pinagbibintangan si Hesukristo na isang sinungaling, isang impostor, isang huwad na propeta. So bilang pagmamahal sa kanya ng Allah o ng Diyos, bilang dakilang propeta niya, itinaas niya si Jesus, iniligtas niya sa saro ng kamatayan. Kaya ang sabi nga sa Quran, ang kahulugan, they did not kill him, si Jesus Christ, nor crucify him, but it was made appear to them, at siya ay itinaas lamang sa second heaven. At naniniwala ang mga Muslim na si Jesus Christ ay muling babalik dito sa daigdig. Pero mga mahal na tagapakinig, sa muling pagbabalik ni Kristo, isang dakilang tanda ito na nalalapit na ang araw ng paghuhukom. Ngunit kung kailan siya darating, walang may nakaalam kundi ang Allah o ang nag-iisang Panginoong Diyos lamang. So, kailangan mga mahal na kapatid, mahalin at igalang si Hesukristo dahil siya ay isa sa dakilang propeta na ipinadala upang sundan, tularan at pamarisan upang makamtan ang tunay na kaligtasan, dahil walang itinuro si Hesukristong ibang mensahe maliban sa sumamba lamang sa nag-iisang Panginoong Diyos, dahil ito ay kanyang ginagawa noong kanyang kapanahonan, sumasamba sa iisang Panginoong Diyos, at maging ang pamamaraan ng kanyang pagsamba ay nagpapatira pa siya sa lupa, tapat siyang nagpapakumbaba, sumunod, sumuko at tumalima. So maraming salamat sa muli, and God bless you all.